The Emilio Aguinaldo Shrine is a national shrine located in Kawi, Cavite, where the Philippine Declaration of Independence from Spain was declared on June 12, 1898 to commemorate the event known as Araw ng Kalayaan or Independence Day, a national holiday. The Philippine flag is raised here by the top government officials on June 12 each year, and the house is now a museum. The shrine is the ancestral home of Emilio Aguinaldo, officially the first president of the Philippines, the only president of the First Philippine Republic. The house was built in 1845, made from wood and Dutch, and reconstructed in 1849. Here, Aguinaldo was born on March 22, 1869. The Aguinaldo's house is a mansion over 14,000 square feet in the floor area designed by Aguinaldo himself. The house features secret passage and hiding places for documents and weapons, and is filled with antiques furniture and decorated throughout with motifs of the Philippine flag and other national symbols. The property, which is adjacent to a river, was expanded to include Aguinaldo Park, a park in front of the house created from the Philippine Centennial Celebration of 1998. The Aguinaldo Shrine is a museum that full of memorabilia and other historical artifacts. Ayan mga badoodles, dito na tayo sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. So 5 minutes pa sabi ni Kuya Guard para mag-start yung ano nila. Mag-open na sila sa public. So interviewin muna natin si Sir. Sir. Hey, Kagampang. Sir, konting ano lang sir, katanungan lang tungkol dun sa requirements nyo po dito sa loob ng Aguinaldo Shrine para makapasok. Unang-una, yung edad sir. Ang pwede lang pumasok dito sa Aguinaldo Shrine, 18 years old pababa and 18 years old up to 65 years old. 65 years old. Ang aming hinihingi lang sa kanila, yung requirement, yung vaccinated card na kailangan dala-dala nila. Apo. Fully vaccination card ka sa ano kailangan? Fully vaccination card. Okay. At magsusuot sila ng face mask and face shield. So yun lang po yung requirements. Apo. Anong oras kayo sir nagbubukas? 9 to 4 sa ngayon po. 9 a.m. to 4 p.m. every? Every Monday to Tuesday. Tuesday and Sunday. Tuesday hanggang Sunday po open sila. Apo. So yun, sabi ni sir, Gakampang Junior. So ayun guys ha, alam nyo na yung requirements. So kung pupunta kayo dito 18 years old above, pwede. Bata sir, hindi. Hindi mo lang kami tatanggap yung mga bata na 15 years old pababa. Ganun. 17 years old pababa. Ayun, so 17 years old pababa. Mga badoodles, para hindi rin masayang yung pagod natin, huwag natin ipilit kung tayo ay 17 years old pababa. Hindi muna sila natanggap. Okay, hindi sila magpapapasok sa loob. So sayang lang. At 18 years old hanggang 65 years old open na open sila. Diba? So sa ngayon, pasok tayo sa loob, mag-iikot-ikot tayo. Ipapakita ko sa inyo yung buong paligid ng Aguinaldo Shrine, 'di ba? Yung bahay ng kauna-unahang presidente ng Pilipinas. All right? Ayun, pasok tayo. Pasok tayo, sir. Woohoo! Yung bike, sir. So dito may parkingan sila ng bike. Sakto may bike lock ng mga sira. Diba? Chuk! Chuk! Ayan. Park muna tayo, okay? Dito oh. Diba? So dito muna tayo sa gate para inspection ni sir yung ID natin. Vaccination card. Diba? Tapos maglilagin lang tayo dito sa gleta. Yun ah. Makapag-tour na tayo sa loob. Free of charge naman to mga badudan, so wala kang pabayaran. So kailangan lang natin sundin yung requirements na kailangan nila. So okay na. Diba? So yung vaccination card ko, ayun o. Tapos face shield, bumili ako, 15 pesos. Diba? Dito tayo sa loob. Tulad tayo yung name niya po. Ayun, register tayo. Besitor. Besitor. Uy, may alcohol. Sarap. Okay, 36.2.
Nalagay ko yun, sir. Wala. 36.2, alright. Yung Christmas lens, sir, isasuot mo lang, saka mo ipababa kung lalabas na kayo. Okay. So habang nasa loob tayo ng museo, sinasuot tayo. Saka face shield. Saka hindi tayo pwedeng mag-susuot helmet. Okay, sige sir. Barin ko na lang po. O yun guys ha, narinig nyo mabuti. Sir, ano pong pangalan nyo sir? Felix sir, Gagampang. So, Sir Felix Gagampang. Shoutout dito kay Sir Ambait. Di ba sir? Morning. Salamat sa pagpapatuloy. So, yun guys ha. Fill up muna tayo ng form. Siyempre, check ng temperature. Tapos si Sir Felix, i-check nyo yung vaccination card nyo. So, hindi naman sila maigpet kung ano yung dala nyo. Di ba yung bike doon, naka-park dapat. Tapos, contact tracing card, di ba? Tapos yun, pag nasa loob daw tayo ng bahay, ng shrine, kailangan yung face shield, nakasuot, yung helmet, nakahubad. Okay, so yung helmet ko, iiwanan ko na rito. Safe naman dito, di ba? Para press ko sa loob, di ba sir? Yes! Ayan guys, di ba? Pasok na tayo dito, sayang wala tayong tour guide ngayon. Mas maganda kasi dahil dito, pag may tour guide, malalaman natin yung buong istorya. Anong Aguinaldo Shrine, di ba? Yung unang-unang kwento. So, nandito tayo sa entrance. Yan. Maligayang pagdating. Tuloy po kayo. Museo Emilio Aguinaldo. Alright? Pasok tayo sa loob. Ayun, no? Ayun, no? So, aircon sa loob, guys. Po proklamasyon ng kasarinlan at ng dambanang General Emilio Aguinaldo. Oh guys, dito sa unang pagpasok natin, makikita natin dito yung mga personal na gamit ni Emilio Aguinaldo. Ayan, no? Diba yung vest niya, cinturon niya, boots, sombrero, diba? No. May baril pa dito. Medyo madilim. Sana nabuksan yung ilaw. Di ba? So, malalaman nyo din dito kung gano'ng kailit yung pamilya nila. Gano'ng sila kayaman. To be exact, di ba? Sa pinakamabilis na salita. May bowling. Di ba? May bowling ano sila. Set up dito. Pwede kayong mag-bowling. Yun. Medyo madilim lang, hindi nakabukas yung mga ilaw, mga spotlight. Ha, doon sa kabila. So dito sa harapan, medyo nakasarado pa yung ilaw, kaya medyo madilim. So dito, sa kabilang part, di ba? So dito, medyo mga naka-highlights na. Ha, lamig. Air condition dito, ganda. Ito guys, oh. Itong lumang-luma na ito. Diba sa loob? Lamig. Mas masarap talaga dito. May tour guide guys eh. Dati nung unang nakapasok kasi ako dito, may tour guide kami eh. Kaya naikukwento niya lahat eh. Diba? Ito yung ito. Cufflinks of pins. O yung mga sinangunang pins. Diba? Yung mga ganyan, pipicture na lang natin. Crush na crush dito. Mas maganda sa taas guys. Ito kasi, dito sa pinakababa, sa ground, dito magsisimula, dito nyo masisimulan makita yung history ng bahay, ng buong bahay, ng buong paligid sa dito. Dito nyo makikita sa baba, di ba? Mga sandatang pangdigma. Wallet. Oh, di ba may pangalan niya pa? Ano, may pangalan niya pa mismo. Emilio Aguinaldo, picture frame niya. Dati mga sapatos niya. Ang tibay shoes worn by Emilio F. Aguinaldo. Ang tibay is both an trademark name manufacturer
Safe shoes, indoor shoes. Okay. So, ipa-flash ko na lang yung pinaka-history nung sapatos niya, mga baduda. Camping set. Tsaka boots. So, dito guys, karamihan ng nandito. Oh, lahat ng nandito halos ay gamit niya. Okay? Nung panahon nila. Okay? Ito naman. Handkerchief. So, panyo. Emilio Aguinaldo. Galing po. Ito talagang galing ha. Campaign material. Oh, ito, astig. Campaign material. Used for magazine 1935. Ito guys, oh. Ito medyo na-amaze ako. Tinan nyo. 20 centavos copy. Tagumpay. Victory. Ayan, oh. President Emilio Aguinaldo campaign song sa kabila ng sa bilang na ito ang awit panghalalan para kay Presidente Emilio Aguinaldo. Ayos ah. Tingnan niyo. Ayan niyo guys. So, yung mga tungkod niya guys, ito. 'Di ba? So, sabi ni Ma'am, allowed tayo dito for 15 minutes lang sa mga sandatang pangdigma. Diba? Si Harry Roque ba yun? Ha? Si Harry Roque ba yun? Ay, ako si Harry. Turista din po. Dito, left side din. Ayun. Lahat to ma'am, no? Alright. So, nandito tayo sa second floor na, guys. Diba? Sa mga kwarto ng tatlong anak niya. Okay. So. Dahil sa room nila before. Na-preserve pa rin nila yung itsura. Diba? Pero renovated na yan, for sure. Ang ganda lang dito yung mga kahoy. Diba? Ang balkon ng mga makasalanan. Balcony of sinners. The general paper name. So, yung itsura nung kwartong ito guys, yun at yun pa rin, walang nagbago. Siguro yung kisa milang, pinturahan, pero ganda. Diba? So, sabi ng tour guide, medyo busy lang. Busy lang na yung time na nagpunta ako dito. Itong tatlong pinto na to is yung mga kwarto nung anak niya. Tatlong babaeng anak niya. Alright? So, Amuertina M. Herrera. Diba? Ganda. Malalaman mo, ang gano'n talaga sila kayaman eh. Tinaman niya naman yung mga kahoy. Eh. Diba? Tinaman. Siguro. Solid na solid. Okay. Sunod tayo. Sunod. Ito. Medicine, ano to eh. Medicine cabinet to eh. Na-ano na sa akin to. Na-introduce na sa akin to dati. So, ayan o. May mga ano. Diba? Nandiyan yung mga lagay ng gamot nila before. Sayang. Busy kasi yung mga tour guide natin. So, next. Diba? Yung mga picture dito, siguro mga kapatid ko lang yan. Diba, so walang halagay, sayang. Hindi ko masabi kung kaninong kwarto to. Diba, mas bongga yung nasa kabila. Ito medyo maliit lang, pero ang ganda din. Diba? So next. Next tayo. Ito. Mga sinid, eh no, nakalagay. Mga sinid ng mga anak na babae ni Aguinaldo. Alright. Medyo maliit lang din, parehas lang nung nasa gitna. Diba? Cute. Ganda. Tapos na tayo dito. Mabilisan lang kasi guys, 15 minutes lang daw pwedeng mag... Halubog pala doon. Halubog ako. Patungo sa tore. Ah, ito. Daanan mabuntang tore. Gulat ako. Kala ko, malalaglag na ako. Medyo paano kasi yan. Morning po. Yun. Dito sir, yung pinaka master's bedroom. Master's bedroom yeah, po. General, nung pinaka ano po yan. Yan yung bedroom ni General. Bedroom. Okay. Master's po. Baludels. Master's bedroom. General Emilio Aguinaldo. Kailan niya. Bangis. Diba? Ito pong sombrero na to. No? Kasama rin po yan talaga. Kanya rin po yan. Ito po? Oh, mga
yung iba naman dyan mga collection na lang natin. Ganda, no? So yan lahat po talaga, yan talaga yung dati. 1845 po nung start i-renovate kasi itong bahay. Pero yung mga nakikita po natin dyan, yan pa rin po yan. Original pa rin po yan lahat. Walang ano dyan. Galing, no? Kung may nadagdag, nadagdagan, pero binago lang. As is na kung ano yung pinayo siya, ang tingin na yung pa rin siya. Galing. Ayun, no? General organized beds, ano, bedroom. So ito yung sala nila. Laki, grabe. Parang nasa Malacanang. Kasi nagre-receive din siya dito ng mga VIP. Ah, dati, before. Dito siya tumatanggap. VIP. Dignitaries. Ay, yung mga bumibisita dito sa galing na ibang bansa dito. Ganda, no? Nakikita niyo yung mga people dito na yung kanyang mga VIP. Okay. Doon maganda eh. May mapa ng Pilipinas. Ito, ayun. Parang ano ko na sa to eh. Pangatlong beses ko nang nakapasok. Nagsara lang tayo. Oo po eh. Pandemic, walang yan. Ngayon naman po alam tayo lang yung 30% lang po ang dapat pasok. The House of Independence. Hindi ma'am, ikot po ako ha. So dito po, sa side. Music room niya. Ayos. Ayun, music room. Galing. Maliit na silid tanggapan sa mga reception hall. Kasi yun yung mga picture guys nila noong unang panahon. Diba? Oh. So, ito yung gusto kong makita. Ito yung gusto ko ipakita sa inyo. Kasi nung time na iwawagayway na yung unang beses na ginagayway yung pandila ng Pilipinas. So guys, imagine nyo itong lugar na to. Diba? Imagine nyo yan. Tapos dun sa labas, sobrang dami ng tao. Diba? Nandito tayo ngayon. Sa harapan ng pinto. Diba? Dun. Mismo sa pinto na yan. Kung saan unang ginagayway yung bandila ng Pilipinas. Diba? So imagine ilang taon na yun. Tapos ito yung itsura nyo. Diba? Picture natin yan. No guys, ito yung sinasabi ko sa inyo. Di ba? Formal na silid kainan. Okay? Sa malaking mesa gawa, sa kahoy kumakain ng mga piling paunauhin ni Emilio Aguinaldo kung may mahalagang okasyon at piging. Ayan o. No? No, ito yung isa sa highlights ng bahay. Ayan o. No? Di ba? Imagine guys, di ba? Na-preserve nila yan. Ang ganyang katagal. Ang ganda. May mga kwarto doon. Pero hindi talaga mabaling yung tingin ko doon sa pinto na yun. Gusto ko makapasok doon pero hindi tayo pwede doon. Hindi tayo allowed na lumapit doon. Oh, diba? Chess. Adama. Laro nung panahon nila. Diba? Ganda ng lugar. Promise. Sa taas, papuntang tore. Alright? Ito. May kwento itong malaking salawin na ito. Sayang wala kasi talaga tayong tour guide. Maganda kasi may tour guide dito guys. So pupunta kayo. So, siguro next week, okay na. Sa ngayon kasi, 30% lang daw ang pinapayagan. Ang allowed pumasok sa loob. So, 15 minutes sa taas, 15 minutes sa baba. Okay? 15 minutes dito, 15 minutes sa baba. So, mabilisan lang yung guys. Kung gusto nyo mag-picture, mag-picture na kayo agad. So dito, ito may kwento rin dati to. Yung mesa na yan, may lagusan dyan. Yun yung naaalala ko sa kwento ni tatay. Masayang wala na siya. So dito, taguan. Cabinet nila to. Diba? So may mga picture dito. Pio del Filar, Baldomero Aguinaldo, si Coronel Belarmino, Antonio Luna, Ricarte, Chirona. So dito, kusina nila, refrigerator dati yan dyan, doon. Yun ang kwento sa amin. Diba? So ito guys, sa mga bangko na to, hindi ito simpleng bangko. Naalala ko kasi cabinet dyan. So may mga nakatago dyan. Ito yung unang picture. Oh. So malamang sa malamang,
Ito yung araw na i-announce yung kalayaan natin. Diba? Stig. Picture natin yan. So, nabasa na, guys. Sayang, ang ganda ng kwento rito sa loob. Pero sana na-enjoy nyo yung video yung gagawin ko. Sana ma-enjoy nyo kahit papano, diba? At least, dun sa mga gustong-gustong pumunta rito, gustong-gustong mag-ikot dito sa loob ng bahay nila, sa Aguinaldo Shrine. So, ayan, guys. Diba? Pakita ko sa inyo ulit. So, ito yung pinakasala nila. Ito yung kwarto niya. Diba? So, dito daw sa gitna na to, dito niya tinatanggap yung mga kilalang tao. Diba? Mga prominenteng tao na dumadalaw noon dito sa kanya. Tapos dito, yung pinaka dining hall nila. Diba? Stig. Ganda ng kwento sana. Pero okay lang, at least naigala ko kayo sa loob. Diba? May idea kayo. Lalong-lalo na dun sa mga millennials na parang hindi na at parang hindi na masyadong alam yung kwento nung unang panahon, nung panahon ng mga ninuno natin, 'di ba? So ito guys, yung lugar. Rolling sulyap dun sa pinto talaga. Di ba, stig eh. Stigan talaga ako. Imagine niyo nung unang panahon, guys. Ganun sila, kayaman, ganun ka-elite. Yung pamilya ni Aguinaldo. 'Di ba? Kaya pala tinawag na Aguinaldo. Sir, thank you. Thank you po. Kaya pala tinawag na Aguinaldo siguro yung pamasko. 'Di ba? Parang mayaman ganun. So may ventilation sa larita. Tapos bababa na tayo sa dito. May kwento rin dito, guys. Ah, yun naman yung hotdog. Oh. Wow. 'Di ba? Tayo. Stig. Tapos ito. Pakita lang ako sa inyo, guys. Alam niyo ba anong tawag dyan? Yan. Hindi ang kulungan, ha. Pero may kwento rin yan. Diba? Ang tawag dyan, mga badudang, swimming pool. Nung unang panahon. Panahon nila. So, may swimming pool sila. Aguinaldo. Diba? Ganun kailit yung pamilya nila. Diba? Oh. Anis. Kaya hanggang ngayon naman, diba? Pag may swimming pool yung bahay nyo, yung lugar nyo, o yung buong compound ng bahay nyo, pag may swimming pool, mayaman kayo. Kaya yung mahal din magpagawa ng swimming pool. So, dun sa side na yon, souvenir house. Dun ka bibili ng mga souvenir. So, itong puno na to, guys. May kwento rin to. May history rin tong puno na to. Ito yung paborito niyang puno. Sa pagkakaalam ko. Chico. Diba? So, ayan, oh, may stone marker. Nakalagay. Yan natin. Chico. Manicara Zapota L. This Chico tree planted by General Emilio Aguinaldo is one of his favorite maneuver. The restful hours he spent under its pleasant shades. Diba? June 12, 1978. Yung puno. Imagine, guys. Gano'n nakatanda itong puno na ito ng Chico. So, may mga bunga siya, oh. Diba? Isa sa mga paboritong puno ni Emilio Aguinaldo. So, isipin na lang natin kung ilang taon siyang nabuhay up to now. Diba? Last nyo na lang. Gano'n nakatagal itong puno. Alright. Tapos dito sa likod ko, guys, kung makikita nyo naman, diba? Dito nakahimlay yung si General Emilio Aguinaldo. Ayan. 1869 hanggang 1964. So pinanganak siya ng 1869, namatay siya 1964. Ayan, guys, di ba? Meron pang flowers dito galing kay Pangulong Duterte. Stig. O, yun yung kabuuhan ng bahay nila dito, guys, sa likod. Ang ganda dito, promise. Ang sarap mag-ikot. Ayan. So. Diba?
Tapos sa likod nila, ilog na. Ilog na o, dagat na ata yan. Diba? So yun mga badoodles, sana na-enjoy nyo yung pag-ikot natin dito kahit mabilisan lang. Yun yung tore o. So hindi na sila nagpapaakit sa tore. Diba? So ito yung kabuuhan ng lupa nila. Noon, ngayon, ito lang yung nakikita natin. Pero siguro noon, mas malaki pa yung nasasakupan ng lupa nila. Tapos sabi sa akin kanina, nung naglilinis sa taas, 17 years na daw siya nagtatrabaho dito. So ito pala, itong lupa na to, itong buong national shrine na to, historic shrine na to, na bahay ni General Emilio Aguinaldo, is nasa pamamahala na ng gobyerno natin ng Pilipinas. Okay, so Malacañang na ang namamahala na ito. So siguro sila na yung nag-aayos na ito, gumagastos. So ito daw, noong namatay si General Emilio Aguinaldo, noong 1964, dinonate na daw ito sa Malacañang. So ipinasa na yung pamamahala sa gobyerno natin. Diba? So yun yung kwento, yun ang sabi ni Kuya. So yun lang, inalala ko lang. Alimutan ko si bigla. Diba, ang ganda, tapos mamaya ikot tayo doon. Diba? Yung mga kwento-kwento rin yan eh. Yung mga yan. Okay? Doon. So yun guys, siguro naman na-enjoy nyo yung pag-ikot natin sa kabila. So parang medyo nagmamadali din tayo kasi at 15 minutes lang yung ibinigay sa ating allotted time. So balik na tayo ulit, palabas na tayo, pa-exit na. So, sana na-enjoy nyo guys yung pag-ikot dito sa Aguinaldo Shrine. Diba? Ang ganda. Stig. So palabas na tayo. So ito kanyon. Diba? So ayun, ito. Gusto ko kwento sa inyo to eh. Labahan. Diba? Yung washing machine nung unang panahon. Diba? Ang kwento dito, noon, lalagyan ng tubig, tapos sabon, tapos yung damit, tapos sa ilalim, nilalagyan ng uling. Diba? So, ganun daw yun. Nung unang panahon, nung panahon nila. Diba? So, yun yung parang washing machine nila nung time na yun. Tapos ito yung mini park nila. Siguro noon dati mas malaki to. Tapos ito, yung isa sa pinakamatandang puno dito. Okay, bangga. Laki. So, malamang sa malamang saksi to sa pinakamaraming kasaysayan na nangyari dito sa Kawit, Cavite noong panahon ni General Emilio Aguinaldo. So siguro kung napanood nyo na yung kwento nung yung movie nila, yung the movie ng Emilio Aguinaldo, di ba? So malalaman natin yun yung tunay na istorya kung talagang bayani ba siya o hindi, di ba? Nandun yung kwento eh. Kayo nang bahalang umintindi o kaya panoorin nyo pag may time kayo. So ako, gusto ko lang naman kayo maigala dito, di ba? Lalong-lalo na dun sa mga kapwa natin na malalayo, di ba? Na halos walang chance makapunta rito o walang time para dumalaw dito o bumisita. So yun guys, di ba? Sana ma-enjoy nyo itong video yung ginawa ko. Alright! So time check muna tayo. 9:55 na ng umaga. Diba? So pumasok ako, 9:12. So parang mga 40 minutes din ako sa loob, di ba? Eh wala naman tao, hindi naman sila masyadong naghigpit sa akin. Di ba? Best time pumunta dito mga badoodles, weekdays, huwag kayo pumunta ng weekends, baka sarado kasi inaano rin nila yung buhos ng tao dito, diba, yung dami ng pupunta. So parang ganun yung magandang time. Tapos umaga kayo pumunta rito para kahit saglit lang makaagala pa kayo kasi yung simbahan malapit lang, yung simbahan ng Kawit dito dun lang sa kabilang side. Tapos maraming makakainan dito, marami rin kayo magagalaan dito sa Kawit. Alright, lalong-lalo na dun sa mga kapwa ko siklista. Okay na okay dito guys. Basta, yung requirements nandun sa unahan ng video ko, di ba? Kayo nang bahala. Alright, ganda oh. Stig. Karang pumunaw natin pala itong dambana ni ano, ni Emilio Aguinaldo. Diba, picture muna tayo bago tayong lumabas. Para buong buo. Di ba? Ano tayo? Dito. Muling sulyap. So doon banda, hindi na ako nag-ikot. Di ba? Pakita ko na lang sa inyo dito kahit sa malayo makikita naman siya. So pa-exit na tayo mga badoodles. Di ba? Paalam lang tayo kay Sir Felix. Sir Felix! Yes sir. Sir, thank you ah.
Bukas po, may upload ka to. Exit na tayo, guys. Thank you po, thank you. Maraming salamat. Ayun, subscriber natin yun, Sir Felix. So, eto guys, dito, pwede pala akong kumexit. Akala ko dun lang din yung labasan. So, gusto ko lang mapili talaga to eh. Eto. Itong area na to. Diba? Eto kasi yung isa sa mga kasama sa history ng bahay. Diba? So, imagine. Ayan o. Ganda o. May design pa sa taas. Diba? May 3 stars in the sun. Ito. Picturean natin ito. Galing na ito. Malaking kalabu pala ito. Diba? Ayan o. Galing stick. Galing mong nakaisip ng design ng bahay. So ngayon na-exit na tayo. Kaya papakita ko lang sa inyo ng mas malapitan yung bahay nila sa labas. Ganda no? So ito, stone. Ayan. Yung bahay nila. 1849. Ma'am, saan kayo exit ito? Thank you! Wala, ganyan. Ganyan ang dasa sa taas. Ito yung mga kwarto ng mga anak niya. Diba? Ito, exit ka tayo. Alam na. Alam. Si Sir Jazz. Gapateros, Manila. So, pumunta sila rito sa Kawit Shrine para makabasok na loob. So, pwede naman. May vaccination card naman siya. Uli vaccine na siya. Sabi ko bumili lang ng face shield. Diba? Tsaka ano pala? Huwag kayong hawak-hawak kahit saan. Oo, ganun. Pwede kayong magpicture basta walang flash. Ganun lang. Payagan naman kayo ng guard niyan sa loob. Diba? Okay, katas yung dalawang kasama mo. Tiga Pasig. Oo, taga Pasig. Dayo. Diba? Boy, same lang. Si Jazz, tsaka si Nikolai. Sa mga tiga Pasig, tsaka Pateros. Gumayo ng Kawit Cavite para mag-practice ng glitz. Pakitama naman kami ng isang baldog dyan. Yung ginawa mo kanina. So shoutout dito sa mga kabadoodles na din, di ba? Ingat kayo pag uwi ha. Lagi malapit lang naman kayo pagdating ng Pasay, no? Ayaw mo. Magpaka-or na yan dyan eh. Di ba? So may nakasabay. Kanina ang dami rin dito yung maga. No hands ka pa ha, sa panga. Break nga, break. Saan break, tapos full stop. Ano plano? So ang isa pang ano dito, additional lang dun sa history, malapit sila sa Paliparan. Yung mapansin ko kasi, ayan o, kanina pa may dumadaan na aeroplano. So Sangli Point, so dito na halos yung Sangli Point, Cavite City, halos magkakatad lang naman kita. Pansa, Gentry, 13 doon pa banda. So, Rosario, ayan, magkakadikit. Diba, yun yung magkakatabing bayan dito. Bacoor, ayan. So, kanina pa may dumadaan dito ang mga aeroplano, diba? At take off. So, yun. So, dati daw, itong lugar na to, parang paligid ng dagat, halos. Diba? So, hindi ko lang masabi kung saan yung daanan talaga before, o ito ata. So, ayan, yung lugar na yan. So, ayan, yan, yan. Yung daanan na to, yung may gate doon, kasi nakikita ko sa mga lumang picture dati eh. So daanan talaga to, so ito yung harapan ng bahay nila. Ito, Bull BJ, di ba? Taho ni BJ. Yes, ayun. Di ba? Nandiyan pala si Mayor, di natin nabate. Yes, si Mayor, ang daanan natin. So may ano ngayon dyan sa? Parang exhibit opening lang ng ano, ng sa loob ng shrine, ng manong ayos. Ah, may, ah okay. Siya lang magkakat ng ribbon para masimulan na yung pagbisita ng mga Pilipino. Ah, para open na siya ulit sa public? Yes. Nandiyan kasi ako sa loob kanina. No, nakapasok pa ako. Open na siya ulit. O, oh, pasok na! Tara na! So yun guys, uwi ka na. May roplano. Ganda oh, perfect shot oh. Yeah, so ayan guys, out na ako dito ngayon sa
Kawit Shrine, okay? Sa Aguinaldo Shrine kung tawagin, di ba? So, kita ko ang Tagaytay. So, dito na ako dadaan siguro papuntang Gentry. Tapos ahon dun. Makaiipot ako pa ganun. Tingnan natin kung madadaanan natin yung Kawit Trail na tinatawag nila. So, ayun sa to ngayon, nandito si Mayor Angelo Aguinaldo. So, isa sa mga apo ni Emilio Aguinaldo. So, Mayor ng Kawit Cavite. So, sa ngayon, may inauguration o formal na i-open na ulit ata nila sa public yung Aguinaldo Shrine. So, after ng event, pwede na ulit dumalaw-dalaw, bumisita yung mga kapwa natin Cavitenyo, kaya mga taga Manila, mga Dayo, mga taga Bandugar. So, ayan guys. So, formal na daw nilang i-open ulit yung Aguinaldo Shrine sa public. Tulad ng sabi ko kanina, na kailangan fully vaccine ka, tapos naka-face mask, naka-face shield. Tapos, 17 years old pababa, hindi pinapayagan. So, 18 years old pataas, yun ang pinapayagan para makapasok sa loob, para makapag-igot. So, kaya hindi naman sila ganun kahigpit. Tapos, may mga nakaabang sa inyo dyan na tour guide. So, sila yung magkukwento sa inyo habang naglalakad kayo sa loob. Sa baba, sa taas, hanggang dun, sa likod. Diba yung buong kwento ng Aguinaldo Shrine, kukwento nila sa inyo. Diba? Makita kayo sa tayo dun sa susunod na destination ko, mga Badugas. Ang init na. Diba?